mga Jonte. Ngayon ay kapakita ko sa inyo na paano tayong make ready. Ibig sabihin, merong apartment na kailangan tayong i-ready para sa lilipat na tenant. So ito yung building na aking pupuntahan. Hello, how are you? Not good. Oh, how are you? Not good. Good. What are you doing? YouTube? Yeah. This is a YouTube. Okay. So this is the unit that what we need to... today? I'm not sure. I'm going to check. Check? Which one I need to do here, eh? Stop. Say hi, guys. Oh, good man. Good man. Few things needs to do. So bali dito nakita kong problema yung screen. Meron akong tatlong screen na gagawin. Tuturuan ko lang sa inyo paano ito ano. Madali naman siya tanggalin. So ilayan nyo lang. So yung kailangan nyo gawin dito is makuha nyo yung size lang. Pwede niyong gawin dito, nakuha na yung size. Pwede na ito na yung pinaka-reference nyo. So tara, gawin natin to. So meron kami dito ng isang shop na malaki-laki, malawak-lawak. Doon na ako nagagawa ng screen. So ituro ko sa inyo para magawa ng screen. So gagawin natin screen. 3 feet and 2 and 6 inches. Then yung isa, ganun din, 3 feet and 1 and 10 inches. So maganda yung ganito na meron na tayong reference kesa yung nasira yung screen at nawala and then papalitan natin. Ito at least meron na tayong pagbabasiya ng sukat. So maganda dito kasi meron na akong mga nakuhang halos kasing sukat niya pero kailangan pa natin siya i-cut. Konti lang ang mga difference. So i-cut mo lang itong mga ito base dun sa sukat ng dalawa ngayon. Let's go! Sa paggamit mo ng machine na ito, mainam na gumamit ka ng glasses for eye protection. Saka earpiece kasi masyado siyang maingay. Double check lang natin yung haba. So meron tayong mga gantong klase ng connectors. Ayan, yan ang gagamitin mo. I-make sure mo lang na this way. Hindi pwedeng ganito o ganito. Once na ilalagay mo na kasi itong string dito, kailangan papasok siya dito. So kaya merong ganyang slot. Kasi kailangan mapapadaan mo itong string or yung kanyang sealed o yung magiging sealed niya na magkakabit dun sa screen dito sa ating frame. Then, i-connect mo lang. Dapat pa ganito. Pag ganito dapat ang lagay niya dahil may make sure natin na mayroong madadaanan yung string
papunta dito. Gamit ang flathead screwdriver, ilaline up mo muna ito. Ia-align mo muna itong rubber string doon sa railings niya. Then once na nalagay mo na, umpisa mo na siyang i-roll. I-make sure mo na ini-stretch out mo yung screen habang iniro-roll mo yung kanyang screen roller. Then ito pa yung isang mahalaga ngayon, kapag ka ikakat mo na excess na screen, kailangan yung iyong knife ay nakatutok palabas, hindi paloob. Kasi pag paloob mo siya ikinat, may tendency na makat mo rin ito. So kailangan palabas ang pagkakat. This one is different size. So gamitin natin ang mas maikli na screen. Same size? Yep. What is that? No, it's just I'm telling you. Huh? Go to YouTube, huh? Oh, go ahead. Everything I upload to YouTube, huh?